Magandang umaga sa inyong lahat, mga mag-aaral ng ikapitong baitang. Pati na rin sa inyong mga mahal sa buhay at mga guro na kasama natin sa oras na ito. Tayo ngayon ay nasa ikatlong linggo at huling araw ng ating pagtalakay sa ating aralin mula sa Module 2, ang Talento Mo, Tuklasin, Kilalanin at Paunlarin. Sa ating gawain ngayong araw na ito, layunin natin na isagawa o maisagawa ang mga gawaing angkop sa pagpapaunlad ng sariling mga talento at kakayahan. Kaya tara at magbalik-aral tayo. Ayon kay Sean Covey sa kanyang aklat na 7 Habits of Effective Teens, ang bawat tao daw ay may blank at blank. Ano kaya ang hinahanap nating sagot diyan? Subukan nga ninyo. Tama. Talento. Ang bawat tao ay may talento at kakayahan. Kaya ang bawat tao ay may angking talento at kakayahan. Napag-aralan din natin nung nakaraang linggo ang tungkol sa teorya ng multiple intelligences na nabuo ni... Sino kaya ang nakabuo ng teoryang iyan? Tingnan natin. Tama kayo, si Dr. Howard Gardner. At anong taon yun nabuo? Tama, 1983 nang nabuo ni Dr. Howard Gardner ang teorya ng multiple intelligences. At iyon ay nagbukas sa atin upang malaman ang siyam na uri ng talino mula kay Dr. Gardner. Isa-isahin nga natin mga anak, isulat nyo sa ating comment box ang inyong mga natutunan o ano ba yung mga siyam na multiple intelligences na ibinahagi sa atin ni Dr. Gardner. Sige, isa-isahin natin. Visual spatial. Tama? Gayun din ang verbal linguistic. Mathematical logical. Ano pa? Musical, rhythmic, bodily o kinesthetic, tama kayo, intrapersonal, interpersonal, naturalist, at ano yung pangsiyam anak? Existential. Yan yung siyam na multiple intelligences na ibinahagi na sa atin ni Dr. Howard Gardner noong taong 1983. Ngayon naman sa oras na ito, magpapatuloy tayo sa ating module sa bahagi ng isagawa. Pagkatapos nating malaman at maunawaan ng iba't ibang talento at kakayahan, atin itong ipamamala sa isang gawain. Basahin nga natin ang panuto. Pumili ng isa sa mga sumusunod at gawin ito ng buong husay. Mga anak, ipadadala lahat ng gawain sa messenger ng inyong guro sa paraang larawan o mensahe. Ang tema na pagbabasihan ng inyong gagawin ay pananaw ng isang kabataan sa COVID-19 pandemic. Ano daw yung pananaw ninyo bilang isang kabataan sa COVID-19 pandemyang nararanasan natin ngayon sa kasalukuyan? Ano-ano yung mga gawain? Isa-isa natin mga anak at pipili lamang kayo ng isa sa mga ito. Talata. Kailangan mga anak naglalaman ang talata ng refleksyon o refleksyon mo ukol sa ating tema. Ano ba yung pananaw mo? At ikaw ay magsusulat lamang ng 10 hanggang
15 pangungusap. Ang ikalawa ay yung slogan. Gamit lamang ang puting papel at black marker o panulat at sundan mo pa rin ang tema natin. Ang sumunod ay ang poster. Malinis at makulay na akma sa tema ng ating gagawin. Sumunod naman, maaari ninyong piliin ang kanta na akma sa tema na may tatlong saknong lamang pero binubuo ng apat na linya ang bawat saknong. Kaya mabibilang natin to, 12 linya ang makikita natin sa inyong kanta. At ang isang mapagbibilan nyo pa yung tablo. Akma sa tema na maaaring kasama ang mga miyembro ng inyong pamilya. Itatanong nyo siguro sa akin, ma'am, ano po ba yung tablo? Ang tablo ay nangangahulugan at tumutukoy sa isang grupo ng mga modelo o figurine na hindi gumagalaw. Naka-start pa sila upang ilarawan ang isang eksena mula sa nakaraan o maaring mula sa isang kwento. Yan mga anak yung listahan o maaari ninyong pagpilian. Ang aking bilin lang, gawin ninyo ng buong husay ang anuman sa inyong napili sa mga nabanggit na gawain at ipasa nyo itong mga anak sa inyong guro sa takdang araw at oras na sinabi sa inyo. Para naman sa huling gawain natin sa Module 2, tayahin natin ang inyong mga natutunan at ang inyong mga natandaan sa pamamagitan ng dalawa nating pagtataya. Pero ngayon mga anak, pwede bang kunin nyo muna o hawakan nyo ang inyong mga ESP notebook at ang inyong ballpen? Kung hawak nyo na, sabayan nyo ako sa pagbasa ng ating panuto. Hanapin sa Hanay B ang hinihinging kasagutan ng Hanay A. Piliin at isulat ang letra ng iyong sagot sa inyong ESP notebook. Ulitin natin. Hanapin sa Hanay B ang hinihinging kasagutan ng Hanay A. Piliin at isulat ang letra ng iyong sagot sa inyong ESP notebook. Umpisa natin. Hanay A. Ito ang talino sa interaksyon o pakikipag-ugnayan sa ibang tao. Para sa bilang isa yan mga anak. At kung makikita ninyo sa Hanay B, yan yung siyam na multiple intelligences na maaari ninyong pagpilian ng inyong sagot. Ngayon naman, dako tayo sa bilang 2. Pangatwiran at paglutas ng suliranyo na problem solving, may angking talino daw sa bagay na may kinalaman sa numero. Maaari kayong mamili dyan mga anak, nakikita nyo na yan. Magpatuloy tayo. Number 3, mabilis matuto sa pamamagitan ng paningin at pag-aayos ng mga ideya. Mabilis matuto sa pamamagitan ng paningin at pag-aayos ng mga ideya, kinakailangang makita ang paglalarawan ng ideya upang maunawaan ito. Okay, naisulat nyo na ang inyong sagot. Number 4, natututo sa pamamagitan ng mga konkretong karanasan o interaksyon sa kapaligiran. Mataas ang muscle memory ng taong ginagamit ng katawan upang manawaan ang isang bagay. Okay, next. Number 5. Ang tao daw na may taglay ng talinong ito ay mahusay sa pagbasa, pagsulat o pagkukwento. Okay, number 6.
Natututo sa pamamagitan ng ritmo sa musika. Mukhang madadalian kayo dyan, ah. Number 7. Nahuhumaling sa pag-aaral sa kalikasan. Hanapin nyo sa siyam na yan na inyong pagpipilian. Ika-8, ito ay talino na kaugnay sa kakayahan na magnilay at masalamin ang kalooban. At panghuli, bilang siyam, ito ay talino sa pagkilala sa pagkakaugnay ng lahat sa daigdig. Okay, mga anak, walang mauulit na sagot yan. Ang ating mga tanong ay binubuo ng siyam na bilang at ang inyong mga sagot din na pagpipilian ay siyam lang din. Kaya walang mauulit na sagot yan at nawa ay nakuha niyo lahat. Nawa, sana ang mga tamang kasagutan. Isunod natin ng isa pang pagtataya. Yan pa rin sa inyong ESP notebook, ilalagay ang inyong mga sagot. Samahan niyo muli ako sa pagbasa ng ating panuto o instruction o direction para maging maayos ang inyong pagsagot. Sabay tayo mga anak, ha? Anong uri ng talino ang ipinamamalas sa mga sumusunod na sitwasyon? Ulitin natin. Anong uri ng talino ang ipinamamalas sa mga sumusunod na sitwasyon? Piliin sa loob ng kahon at isulat ang letra ng iyong sagot sa inyong ESP notebook. Mga anak, yan ay 7 lamang. Okay, ready na? Number 1. Ang buong pamilya ni Alex ay nakahihiligang makinig ng musika at kumanta habang sila ay nananatili sa kanilang tahanan. Piliin ninyo sa kahon ng inyong sagot anong uri ng talino ang ipinapakita ng pamilya ni Alex. Mga anak, 7 lamang ang inyong pagpipilian at 7 lang din ang bilang ng ating katanungan. Ibig sabihin, walang mauulit na sagot diyan. Magpatuloy tayo. Number 2. Upang mapanatili ng pamilya Mendez ang kanilang maayos na pangangatawan habang sumasailalim ang bansa sa malaking pagsubok, bukod sa pagkain na masustansyang pagkain tuwing umaga, ay sabay-sabay silang nanonood ng mga video sa pagsasayaw at pag-ehersisyo na ikinatutuwa ng kanilang mga anak. Okay, number 3. Inaasikaso ni Mang Ben ang malawak na lupain na may tanim na iba't ibang uri ng gulay na kinakain ng kanilang pamilya habang sila ay nananatili sa kanilang tahanan. Okay, nakapamili na kayo. Number 4. Si Alisa ay natutuhang mas maging kampante at palaging magdasal ngayong ang bansa ay dumaranas ng isang malaking pandemya. Natuto siyang magnilay at salaminin ang mga nagawa sa nakaraan. Number 5. Ngayong namamalagi si Edmond sa kanilang bahay, mas piniigting pa niya ang pagbabasa ng mga libro at pagsusulat. Mas lalo siyang ginaganahan dahil sa pamamagitan ng libangang ito, nawawala ang pagkabagot niya at mas lalong nagiging inspiradong
matuto. Okay? May sagot na kayo? Number 6. Namahagi si Aling Pilar na mapagkain sa mga kapitbahay niyang nawala ng trabaho dahil sa COVID-19. Nauunawaan niya ang hirap ng tao sa panahong ito, panahon ngayon. Kaya naman ay nagiging masaya siya sa kanyang ginagawang pagtulong sa iba. Alin kaya sa pitong iyan ang sagot sa bilang 6? At panghuli, number 7. Bagamat mahirap ang ating pinagdadaanan sa panahong ito dahil sa may malaking banta sa ating kalusugan, nauunawaan ni Ramir na siguro ito ay ang oras na upang kung saan dapat na ipakita ng bawat isa ang papel niya sa lipunan upang masupo ang pandemyang ating kinakaharap. Nakikita rin niya na dapat ay mas paitingin pa natin ang ating pananampalataya sa Diyos dahil siya lamang ang higit na makatutulong sa atin. Okay? Muli, ang bilin ko sa inyo mga anak, ha? Walang mauulit na sagot diyan sa ating mga nabanggit na mga tanong. Ang mga tanong na yan mga anak, sa ginawa natin kanina at sa katatapos lamang, ay makikita rin ninyo sa inyong learning packet. Kaya maaari nyo itong ulit-ulitin, muli nyong pag-aralan, dahil ang pag-check at ang pagbawasto ng inyong mga sagot ay bukas pa naman natin gagawin sa panahon ng ating follow-up discussion. Grade 7 students, natapos na nating pag-aralan ang Module 2, ang talento mo, tuklasin, kilalanin, at paunlarin. Sana ay patuloy niyong tuklasin ang inyong mga talento at mga kakayahan. At kung ito ay inyo nang natuklasan mga anak, kilalanin ninyo ito. Kilalanin ninyo ang mga talinong taglay ninyo at ipagpasalamat ninyo sa Diyos. Gumawa kayo ng mga hakbang, makilahok kayo sa mga iba't ibang gawain, maaaring sa ating gawain pampamilya, gawain pampaaralan, gawain pangsimbahan, gawain pangkomunidad. Dahil kung gagawin natin ang mga ito, ang pakikilahok, pagsasanay, higit ninyong mapapaunlad ang mga talento at kakayahan na mayroon kayo. Sa panghuli, kung kayo mga anak ay may tanong at gustong linawin, malaya nyo itong magagawa sa pamamagitan ng inyong pagkausap sa inyong mga guro at pagi sa inyong mga magulang o sino mang nakatatanda sa inyo. Natapos natin ang Module 2 at nagpapasalamat ako sa inyong pakikisa, pakikilahok at pakikibahagi sa ating pag-aaral. Lagi namin hangad na magkaroon kayo ng isang magandang buhay, hindi lamang sa panahon ito, kundi sa mga darating pang panahon ng inyong mga buhay at manatili sa inyong mga puso, sa inyong pagkatao, ang pagiging mabuting individual. Muli, maraming salamat at pagpalain tayong lahat ng ating Panginoon. Salamat sa inyo at ingat tayong lahat. Paalam. Ikakata ni Sir Yan. Ewan kong isa. Sari, gakat na lang to, ha? Tumitingin ka sa sa'yo. Eh, tumitingin ako doon sa'yo, dito. Sabay nga, tapos nga nagsasalita ako doon, tapos minabasa ko to, hindi ko napapower.